ating game to action ng Talon laban dito sa Boom Esports or Boom Rivalry. Ngayon, ito na yung chance ng Talon para makabawi, 'di ba, dito sa ating series. Pero hindi ko sure kung magtutuloy-tuloy nga ba yung sinimulan ng Boom Esports ng 2-0 right from the get-go. Diba? Pinauna nilang kalaban, Summit Gaming 2-0 nila, Team SMG na 2-0 nila. Dito naman sa kanilang third series, dito natin malalaman kung pang 2-0han din nga ba yung kanilang performance. Pero JB, yung Talon naman, Team 2-1 eh. Ayun nga eh, no? Ano kayo magpe-prevail? ayun ang aabangan diba? Natin dyan, diba? Guys, game number 1 na secure na ng Boom, so... they're just one win away from securing yung grand final slot. Yung? Ano yun? Rick? Drop it is now. Yeah. Tama si Ate. Isa na lang ang kulang mga kaibigan. Eh, secured na nga nung mananalo dito yung grand final spot. Pero if matalo naman sila, they'll be waiting sa lower bracket final. Yeah. So, may safe haven pa silang maituturing. Yes. A konting update sa mga nangyaring series, kasabay kasi nito yung yun ng T1 and yung SMG. So for Polaris Esports against TNC, nakaisa na po yung Polaris. No, one win away from advancing sa lower bracket semifinals, and T1 naman po yung nakaasi sa series nila up against Team SMG. Malindi yung ano na yun, yung T1 versus SMG na yun, ano? So, nawala si Potato, napunta sa kabila. Nandun lang din. Pero nahugot, yung, nahugot. Nahugot, iba yung role niya ano dito eh. Iba yung role ni Potato. Naka-patro siya dito. Yes. Pero, ayan, kung gusto niyo po pala i-check, punta lang kayo sa ibang, sa stream 2 natin. Lahat po yan nasa FB page natin. Check nyo nandun. Yung TNC versus Polaris lang po na yung hindi namin na-cover. Yes. Pero ito na. Game number 2 tayo, JB. Yung ating draft. Both teams starting with a different draft. Kita mo yung Talon. They really prioritize itong si, ano, si Mars. So since hindi nila mapipick up siya, this time around, they just banned the hero because they know how much Boom Rivalry also loves playing itong si Mars. And instead, they... Ano yung nawala kanina? Wait lang. Rubik. Si Marcy. Si Marcy ang na-open. Ayan, si Marcy ang na-open. Kasi same ban lang yung ginawa, yung first two bans dito ng Boom. Tapos Wyvern Marcy kanina. So, Marcy is available, okay. Pero walang pumulot sa kanya. Or pumik. Pero, Tisha, I believe first pick yung Dawnbreaker from Talon Esports. Kasi hindi naman din ideal kung magpa-first pick ng next assassin dito yung Boom Rivalry ng walang rason. Since yan talaga yung isa sa matuturing mo na hard counter sa isang Dawnbreaker. Whenever he pops out his ulti, and then matimingan nga dito ni Nyx yung Carapace, eh, hindi mag-a-arrive si Dawnbreaker doon sa kanyang location. So, BKB is a must for this Dawnbreaker. If ever, man na Korto, or kahit siguro support, mas mainam na mag-BKB ka whenever there's a Unix Assassin. Pero JB, medyo nakakahalata na ako dito, ah. Ano yan? Anong nakahalata mo? Kasi, parang... So, yung Mars and Miranda draft, di ba, isa yan sa parang nagiging popular pick. Go-to pick ng Boom Rivalry. Ngayon naman, ang Talon, sila kumuha at nag-early pick dito ng Terrorblade. Yes, don't get me wrong, that is a 23 Savage hero, but this early into the game, that's just to show you how much they are prioritizing or parang binibigyan nila na, uy, malakas tong hero na to, regardless if we first pick it or last pick, where we just think that this hero is really good base na nakita nila from the previous game. Tama naman, no? Tsaka, bakit mo aayusin yung ayos naman na? Diba? And for Talon Esports, nandyan yan eh. Nakalatag na yan eh. Kukunin na lang natin. Depende na lang kung mapo-pull off din ba natin. Tulad nung ginawa ng Boom Rivalry earlier. Nakita natin paano ginawa sa atin. We might be able to pull this off as well. Yeah. Diba? I think so. They're thinking very highly din sa TB pick na to. Kaya kung tignan mo naman sa ngayon, yung Boom Rivalry, they don't have a burst damage yet for that hero. Pero meron naman silang Razor, so I guess they have the Static Link somehow, maybe to deal with TB. But I don't know. I don't think that will be enough though. So at some point,
kailangan nilang mamili ng kasi sa next two picks nila ng heroes na good wave clear at the same time ng illusion. Yeah. Illusion clear na wave clear. But illusion clear, ayan. And then yung burst na din pati. Si Tiny, ayan, naban na rin siya. You gotta respect that hero. Kung maaalala nyo guys, it is one of the most contested heroes, especially dun sa Grand Finals. Even sa ibang region, they think very highly sa hero na yan. Ewan ko, ba't naligtas siya sa last pick dun sa game number one? I feel like that's also one of the mistakes ng Talon dun. Pero yun, binan na nila. Pero kasi, kaya alam ko kaya na-open yung Tiny dahil binan nila yung puck. Na isa rin sa hero nitong si Japoy. So, ayun nga, open nga yung puck dito ngayon, Void Spirit ban out. Diba? Oo, no, pick your poison na lang yung nangyari for Talon. Sa sobrang lawak ng hero pool ng Boom Rivalry, TEC, sila, kalaban na yung pipili kung ano ba yung ibibigay sa kanila or kung ano yung kakaharapin nila. And Timberso pick for Boom Rivalry, an FBZ hero, and kita-kita agad natin yung gustong gawin ng Rivalry. Sobrang linis na diretsong support core ginawa nila and then rekta sa mid lane pagdating sa last pick. May isang iniisip ko, JB, ah. Like, oo, naban na si Visage ngayon. Pero, typically kasi, pina-first pick nila si Marcy sa kasi Visage. I just don't know why they haven't picked it this time around going against Boom. Siguro iniisip nila that yung lineup nila na yon might not be a good matchup versus Boom is Boom Rivalry, ayan. Siguro na-test out nila sa screams, ano, nilaro nila yung wombo combo na yun. Maybe it didn't work out. Kasi, ang laki din ng hype ng, ano, ng percentage nila dito. Yung pick rate nila, I mean, with Marcy and Visage. And take note, they're both open. Kasi nga, di ba, na-open na si Marcy kanina. Oo, oh, yun nga. Ayun pala, pwede din pala, Tish, na mangyari na offlane Razor ito. Tapos, kulang sila ng carry kasi for Talon Esports nagbaban sila dito ng nagban sila ng Faceless Void, no, tsaka mid, so hindi sila sure sa gagawin dito ng Boom Rivalry kung ano nga ba yung kanilang magiging hero dito. So for Boom naman, sino bang tatanggalin nila dito? Sila ba mag hindi eh. Offlane na lang ang kulang. Beastmaster, I think Brewmaster kailangan. Pwede din na ng alisin. Actually, nauna na pala yun. First ban pala. Beastmaster na lang. Oo, kailangan mo yan. KP hero kasi. KP hero. Importanteng mahalaga yung iban mo yan. Okay. I like the Timberso pick. Honestly, kung titignan mo dito sa lineup ng Talon, especially sa laning phase, you're going against TB. Siyempre, both heroes, high armor. And then, wala ka pang burst din kay Timberso. Someone has to build Vestal sa side ng Talon if they wanna deal with this hero. Yung lockdown din nila, hindi din ganun kapulido. Talon. So, yeah, I like this pick a lot. Yan. Mirana ban. So, they're thinking support ang kulang. Sa bagay, Dawnbreaker could still play an offlane role here. Oh. Diba? Isa ano din eh. Like, you see Chain's Arrow, diba? That's like, yeah. Pero, what are they thinking? Kasi pwede pa mag-mid si Razor, di ba? They already showed the Ember Spirit mid, so pwede ma-punish ni Razor yung early level ni Ember Spirit, di ba? That could be a rough lane para kay Mikoto. Pwede pa rin naman siyang gawing either safe lane din. Ayan. Dawnbreaker, decent din yung matchup ni Razor doon. So, I guess, nakadepende na lang talaga sa Boom kung anong lane yung gusto nilang manalo or talagang anong lane yung gusto nilang puguin talaga. Pero base doon sa game number one natin, parang mukhang Dawnbreaker kasi laging Dawnbreaker yung lane na nagagank eh. Totoo. Or kailangan mo igank. Tish, for Boom Rivalry, wala sila masyadong catch. Next lang. Diba? Ah, true. Kung titignan natin. So, true. So, I anong hero ni Japoy yung pwede? Puck, yun bawala na, no? Si Puck? Pwede siya eh. Open siya. Oo nga, no? Pwede pa. Puck. Yun yung nakikita kong opening for Boom Rivalry. Pero, baka kapos pa din kasi yun eh. What do they... What? Oh! Necrophos. Pero sino ipipick ng Boom dito? Lina ba sila? Lina, I don't know. I'm not sure about Lina just because merong Ember Spirit and Dawnbreaker, like those two hero could like pour a lot of pressure sa Lina as a hero. Hindi ko na din nakikita yung Lina eh.
Hindi ko na siya masyadong na ano nakikita dito sa game. Pero Boom Rivalry parang si parang Pang- natip yung Pango? Ano ko. Pango sila magpango, pwede. Available pa ba? Kasi defusal is not a bad actually. Yeah, available pa pretty good item here if you think about it. DP na kaban na Konka. Wind Ranger? Okay. Hindi, hindi mo mag Wind Ranger dito. Konka, Konka. Ayan. Ah, kung camera na pala. Hindi napansin. Nagtitingin ako dito sa previous drops ng ano ng Boom. Busy city, pero yeah, Konka, we've forgotten about this one. Lockdown-wise, he's good, he's okay. Diba? Leaning, okay din naman yan. Very stable, pero medyo not medyo nakakatakot yung Necrophos offlane for Talon. And kung titignan natin, tawag dito, draft-wise, yung panghuli kay Ember Spirit, very limited. So, for Mikoto, he needs to step up his game. Pwede siya mag-shine, pwede siya mag-shine dito sa laban natin. Oo. So, this is a Mikoto hero, 100%. I mean, 100%, Mikoto hero din naman yung panghuli year kanina. But this is a Mikoto hero. Like, he likes this type of hero. Very aggressive, ayan, yung searing, tsaka yun nga, pwede mo din madodge yung torrent, diba? With the sleight of fist, yung remnant out, you don't also worry about sa static link. Pero I think yung Boom Esports ito, yung lineup nila, is heavily focusing on, parang ang mag-shine dito is si Razor, si Timberso, and si Enchantress. So that's why namili sila na medyo balancer hero dito ni Japoy. And alam natin na kapag yung gatong klaseng hero ni Japoy, he typically goes for an early BKB, maybe an AC yung maging item niya dito. It just depends siguro kung ano yung magiging yung flow ng game. Pero yun yung naiisip ko na rason kung bakit sila nagkungka. Kasi si Skim, alam naman natin yung Chanta. So this could also be a core. This could be their, like, another damage hero. Damage dealing hero sa side ng Boom Rivalry, di ba? Naita na natin yan. Sobrang tagal na eh. Alam naman natin dito si Skim, napakakulit ng utak niyan pagdating nga sa Dota. Di ba? And, yeah, while we're waiting sa ating game to start, and bago tayo mapunta nga doon sa ating game number 2, please do share the live stream. Shoutout sa Facebook viewers natin. Meron tayo 700 ngayon. Pati po sa YouTube, magandang hapon sa inyong lahat. 800 yung ating viewers dito. Hopefully, ma-share ng buong tropahan hanggat di pa nag-isimula yung ating ano yan, JB? Tumataya yung mga yan. Kaya, siyempre, natapos na yung draft. Ano? Ay, mukhang medyo mas maganda yung draft na to. Tataya mo na. Babalik sa atin yan. Tama, pag natapos tama. Na. Nakataya mo sila, no? Okay, para dire-diretso na yung nood. Pero Tisha, update nga pala yung Boom Esports, natalo na yung kalaban nilang isa, yung Visa. 'Di ba? Natalo na nila yung Visa and secure ah, na. Ah, Visa. Okay, okay. Sana. Kala ko anong natalo. Oo, isa sila sa mga team na naka-secure ng Visa. I think yung Fnatic yata still struggling, no? Oo, naita ko sa post ni Boss po and hopefully maging okay na nga. And sana, one of these days, makita natin yung post ni Boss po na goods na din yung Fnatic. Yes, yes. Yung talaga kalaban mo eh. Ewan ko talaga, mahirap talaga kumuha ng Visa dito sa amin. Kaya ano, yun din isa sa mga rason kung bakit nawala yung ano eh. TI dito sa Seattle. Ah, kaya pala. I see. Pero hopefully, makakuha yung buong tropahan. And hopefully, ma-share nyo yung stream dahil sobrang init ng ating laban. Nakita nyo naman kung paano mapalagbag yung Boom Esports. Dito natin titignan sa Game 2 kung babawi ba yung Talon sa pambubugbog na ginawa sa kanila nung unang laro. Oo. Saka, syempre, for Talon, you wanna win this game para maka-force ka ng game number 3 and you wanna, you know, have a slot or a chance dun sa grand finals na yun. Kasi mahirap ay magbubugan ka pa dun sa baba, di ba? And you don't know what the outcome might be. Saka, you know, every single LAN experience is a must need for teams, especially kung bagong pool or kabubuo nyo lang din. Di ba? Madami na tayong tournament na na-cancel. So, syempre, di ba, yung mga teams dati tinatanggihan nila yung mga LAN tournament pag hindi DPC. Ngayon, di ba, grab ng grab kahit yung mga top teams or big teams nagpa-participate na rin sila just so they could prepare. And I feel like na miss out din talaga nila yung LAN events. Yun nga, yung LAN events talaga yung pinakamaganda sa ngayon. Pero Tish, habang nagkikwentuhan tayo doon, nagkaroon ng konting balagbagan si Skem yung naharas, pero Skem,
focus lang dito kay KP. There's a lane swap happening on Talon. Para nga naman maitapat nila dito yung carry ng carry nila up against this Tracer kasi mas ideal, di ba? For Boom Esports naman, di na sila nag-adjust, talagang igugood nila tong bottom lane na ganito lang. Kasi nga naman, okay naman sa Enchantress dito. Umpisa, hindi naman mag-go shroud yan si KP. So, harasin ko na lang ng harasin ang aking petos. Oh, and he has like the ward mechanic dun sa go shroud na yun, di ba? Plus, yun nga, kayang-kaya din naman ni Timber. So, yung laning phase na yan sa top lane, mas malaki yung chance na mag-survive dun si 23 Savage versus the Razor. Pero, it's same goes with Razor. I think he should be fine dun sa top lane. Unless magkaroon ng mga godly carapace into stun combination sila para malockdown yung Razor. But still, Razor has a really high mobility. Maaga din niya nangunguha ng boots. So, kung mapaprotektahan nila yung lane nila sa taas, they should be fine. Yun na nga, mga kaibigan. For Mikoto on this mid, okay yung farm niya, yes. Pero to think that itong si Japoy, parang masasabi kong dapat nagiging ano dito si Mikoto kahit papaano eh. Pero wait, punta muna tayo sa itaas. Itong si Jackie Boy naman, tamang higup lamang ng damage dito kay Kuya mong Terrorblade. And yung lane natin ngayon talagang kanya-kanyang ano muna sila dito, kanya-kanyang pakitang gila sa bawat isa. Pero top, nice impale coming from Tims, and akala ko meron silang pang kill doon para mapatay si Hyde, but still, no first blood. Nakain ko lang pala na naisip no na diba last pick kung ka tapos nakita nila yung Ember Spirit. I think that might have been a Japoy preference. Siguro tinanong nila si Japoy na anong gusto mong matchup dito versus Ember, that's why they picked up the kung ka. And I think mas gusto din talaga ni Japoy yung 1v1 matchup na yan sa gitna. Sabagay. Mas lumalamang siya typically, pero Mikoto should be fine. He shouldn't get too behind kung lumamang man ng onti yung kung ka. Yun na nga ang naipo-point out natin kanina. Pero 3 minutes in, still no first blood happening here. They just want to stabilize their lane, get the items that they need para nga maaga nilang ma-pull off yung kanilang gustong gawin. Japoy, knowing na hindi naman din mapapatama ng ganun-ganun yung kanyang torrent, he did not attempt that at all. Pero early rotation coming from Q, Japoy won't survive this one. And nabati na nga mga kaibigan. Finally, a first blood, that's gonna be brought us by KuyaNic. Mga kaibigan, wag niyong kakalimutan na mag-register using our code LUPON, WXC. If ever po meron kayong katanungan, mag-PM lamang sa KuyaNic page. And of course, bet responsibly. Yun, syempre. Yan po ang wag niyong kakalimutan. And yun nga, ganda ng rotation ni Q doon. For sure, hindi na-anticipate ni Japoy Jones. Just right within the timing. Kasi loan na rin si Japoy, di ba? Doon sa kungka niya. Yeah. And, paano ba yun? TP yun eh. TP response. So, hindi ka makakapag-react doon. Dahil, unless may magandang lane vision yung boom sa baba na nakita nila yung teleportation ng Marcy. Pero, alam talaga nila eh na kakailangan nila ng tulong ni Ember, and they also wanna shut down si Japoy. Yeah, pero top lane, Jackie! Nakakuha na nga dito nitong si Hyde, mga kaibigan, for Talon. They are having a great laning stage dito. And I would say, Hyde is providing the harassment that he needs. Shout out kay Kuya Nick dito ngayon. And ang ganda ng space na napaprovide dito kay 23 Savage kahit papano. Oh, so ang ganda ng ginagawa nilang yung pressure dun sa Razor, diba? They're always making sure na kapag may metamorphosis, they're doing tons of damage. Kung di man kill and then sa next go-around, gagawin ba nila? Parang magbabalagbagan lang sila dito ngayon. Jackie Boy trying to utilize that Static Storm, but he needs to be very careful. Sakit, dahil nga kay Hyde, napakasakit mga kaibigan. Though, ang kunat pa, hindi lang basta-bastang masakit. Kahit support lamang yung isang Dawnbreaker, the pressure na ipoprovide niya on this top lane, sobrang solid. Yes. And eto rin na, KP is actually doing quite well dito sa bottom lane. So, I guess you can say na yung lane adjustment, ayan, na ginawa ng Talon dito is, I think, working on their favor. They're getting some good trades, good laning phase na din pati.
Pero yung mid-game dito, kamusta ba nila? I think it's so their teamfight is also pretty decent. I think it really depends dito kay Ember Spirit. I think yung rotation niya. Kasi kanina, ang ganda ng rotation ni Japo, di ba? I think this time around, mas mobile or mas maganda yung hero ni Mikoto dito to make those kind of plays. Right now, mga kaibigan, ano, na meron pong pause na mangyayari since meron natang technical difficulties on their end, let's use this opportunity para po makapag-share tayo ng ating live stream dahil maganda yung ating laban. And, nagtanong na nga dito, what is the issue? Uy! Tapos go na lang daw. mukhang minimal issue lang din naman at naayos na nila kaagad. Mm. Diba? So, anyways, Skem might fall here. And that's gonna be Mikoto getting his victim. Okay, rune pick up yun. Tama ba? Parang rune pick up yun kay Mikoto, no? Yeah. Oo, invisibility yata yun, di ba? Pick up niya doon. Pero nagamit niya lang din ulit. So, yeah. So far, so good. 3-0. Nothing too drastic, I would say, yung lead na to. Pero, I think, ang pinaka-concern ko ito is si Razor. Kapag napabayaan pa nila yung lane nito, kapag namatay pa ng isa pa dito si Jackie Boy, that might be quite problematic. Kasi kung yung Razor mo behind, tas yung TB mo is like top net worth, parang yung kaya Jackie Boy kanina, di ba? Tapos namatay na siya bago niya pa masoak up yung damage yung TB. That usually happen. Na mas mabilis yung pag-damage ng metamorphosis kaysa sa pag-soak up ng damage ng static link. So, they just gotta be careful not to give too many deaths. Okay, pero... Okay. KP. Alright. Boom Esports is doing a great thing here. They wanna go for the weak point of Talon, which is yun yung kanilang bottom at the moment. Pero 23 Savage... really happy with his lane. Jackie Boy taken out. Another kill could happen here. So, may itaas. Carapace right there. Pero FBZ will try to help out. This could be bad for Savage. Wasn't able to react and pop his Sunder. Double kill para kay FBZ. Mula sa baba. Tamang balagbag dito ngayon. So, may itaas. Ikot-ikot. Ikot katuloy ng FBZ dito ngayon sa Boom Esports. Ginawang pidget spinner. Itong si Hyde mga sen. Yeah, great rotation. Saka, sasabihin ko pa lang sana na yung carry mo namamatay tapos yung kills and gold na pupunta doon sa Terror Blade sa carry ng kalaban, di ba? Like, yeah. the last thing you want to happen para sa side ng Boom. But since na-turn around naman yun, ni Timberso, you know, he got some really great outcome out of it. Feeling ko baka siya na yung mag-stay sa taas. Tapos, kailangan mag-rotate ni Razor. Pero, okay, that will be the first Reaper kill para dito kay KP. Magbe-benefit naman siya dyan later on, Japoy. I think he spotted here. At may ipitata dito ngayon sa Japoy, mga kaibigan. Ward placement right there. And there's gonna be the impile only connecting para dito kay Hyde. Yung barko tumama na nga dito ngayon kay Dawnbreaker, but Yopudge, maatakas ba? Sa Wrath ng apat. Ito na nga po ngayon si Skem. Try and follow. Slowing down itong si KPQ. Looking for Japoy na magtatago lamang doon sa may punuan. This could be bad now for the side of Talon. Dahil nakahabol na nga ng tuluyan yung buong tropa. Hyde will fall. Another kill for Japoy. Siya yung ginusto nung apat. At nakabawas pa nga. Or nakapingas pa nga ng dalawa si Japoy out of that one. Mag-overextend lang yung Talon dito, talagang may kalalagyan sila. I mean, that was not a bad fight. That was like, what? 4v5 almost na team fight. Diba? May malapit na rin si Japoy sa team fight. But yun nga, masyadong maraming hero yung nasa side doon. Space for TB. It would be great kung makuha ng Talon yung tier 1 tower sa top lane para lang makapag... para sulit at least yung ginawa nilang play sa baba, diba? Pero hindi niya makukuha to, that's gonna be a huge win for Boom kasi yung na-establish na lead ng Talon, wala na, unti-unti nang nag-even out ulit. Kasi FBZ, you know, he's having the time of his life, siya pa yung una makakapush ng tier 1 tower, and hindi kaya ni TB magpush na mag-isa doon sa taas. He's going to need backup kasi sobrang risky nun. Hindi mo alam kung may mga TP available pa yung Boom, and you know, your teammates are dead. And they cannot respond. And, ayun na nga, si Ember at si Hyde na lang yung magtutuloy ng gusto nilang gawin on the top lane. But Boom Esports
will be reacting on the top, I believe, with the smoke that they have right now. Gusto nilang kumuha ng kill para nga tuluyan ng ma-even out yung ating bakbakan. Hyde will be spotted. There's gonna be the X-Mark and the Ghost Ship. That's gonna be another kill para sa side ng Talon, mga kaibigan. Another casualty on their end. Japoy, now on a killing spree. And Timberso, siya na yung pinaka-binibigyan ng prioritization dito ng Boom Esports. Since siya yung mataba, let's play around with this guy. Yeah, and then David, ba sabi mo, may hindi ganun kaganda yung catch dito ng Boom. You're forgetting si Enchantress. Oo nga pala. I have forgotten this boy. Pero wait. Okay, Tim's might fall down there. Pero siguro, ang masasabi na lang ng Boom Esports dito, Tish, is that yung Reaper site, hindi yun yung naging kill. Or hindi yun yung naging cost ng kill. Kasi mas okay sana. Pero Torrent right there, but the Solar Guardian will be popped off para ma-prevent yung play na gustong gawin ng Boom Esports. There's gonna be the Searing Chains for FBC, but he's way too tanky for Talon para unahin. Kaya naman, titigilan na lang nila yung aggression. Yeah. And also, what I like about the Ember Spirit dito sa game na to, pero wait lang, si Skim naggagala sa wrong neighborhood. Wrong neighborhood, bro! Namalinan liko etong si Skim dun sa may itaas, pero... And nga, back to what I was saying, diba? So, yung Ember Spirit, great hero, kasi early BKB siya, especially when may Nyx Assassin. Oh, ay, dito mo. Kita mo hindi rin siya nagpi-flame guard cuz he just know if you played so much Ember Spirit sa buong Dota career mo, you know na hindi mo pwedeng gamitin yung flame guard mo for farm or gagamitin yung flame guard mo kung alam mo kung nasaan si Nyx. Oh, kung nakita mo siya sa top lane or maybe he's dead, then maybe comfortable ka na gamitin yung flame guard mo. Oh, ano. Eh, wala eh. Talaga namang hindi nagiging cocky dito itong si Mikoto. Diba? So, good thing. Kasi if ever na pop nyo yun, naka-ready si Japoy, tsaka si ano eh. Si Jackie Boy dun eh. So, goods pa din mga kaibigan. But right now, FBZ, nahabol na siya dito na itong si Terrorblade, which is a good thing for Talon, given nga na kanina pa nagkakaroon ng farm si TB. But wait, on the bottom, nakawala itong si Ember Spirit. Yeah, my only concern sa side dito ng Boom is si Jackie Boy. Doon na napakaganda ng performance niya nung game number 1. Yung Razor niya medyo underwhelming. He's like, what, the bottom dito sa core net worth natin. So you don't expect him to do a lot. Pero syempre, Razor pa din yan. As long as at some point, mabuild up niya yung kanyang Refresher BKB, should be fine. Pero kung... static refresher BKB lang yung item mo while TB has like what 3 or 4 items. Oh. Diba? Tapos damage item pa. Yeah. I just don't know if they will have enough damage to take down si 23 Savage mamaya. And this is a classic 23 Savage hero, diba? Yes. Classic na classic talaga yan. And this time around, hindi siya hirap kumanap ng space. Dahil sa napoprovide dito nitong si Mikoto and nitong si KP. Not only that, yung supports nila is doing great as well. I wanna commend itong si Dawnbreaker sa harassment na pinoprovide niya kanina. Kaya hindi nagkakaroon ng stable lane itong si Razor. And nakikita natin yung fruits nung ginawa nilang yun sa laning. Yes. I mean, saka yung lane din kasi ng Boom, diba? Iisipin mo na... Uy, medyo malakas din yun. Meron silang stun, but static lane. But you're going against Metamorphosis plus yung, like, yung early, yung hammer ba? I don't forget yung pangalan. Crystal hammer, yeah. Oh, yun ni Dawnbreaker. Ang sakit nun, yung dalawang spells na yun. So, panigurado, you can't win yung trade sa level 1. That's for sure. Pero, there's gonna be the ghost ship. And to that, Fidget Spinner, Solar Guardian to provide the sustain. BKB of Japoy popped out already. Pero mga kaibigan, yung damage nila nowhere to be found pa. Kaya naman, lalaban dito ngayon itong Talon. And that's gonna be the number of being wrecked. That's gonna be Impale to 3. Pero wala na pong way para makapalag dito ngayon. Torrent just so they could escape. Pero Ember Spirit will try to follow these guys with that Thumbers toy. Japoy spotted and he got deleted. Hyde getting that kill. That's another Reaper kill para dito kay KP. So, it's good news para sa Talon. Yeah, and what's really great about the Necropos
pick dito sa game na to is yung long duration na disable mo doon sa team verso, di ba? And plus, syempre, magandang pang lane mo na din siya. And then yung isa pa din, sa side ng Boom, walang nag-vessel sa kanila or meron ba? Baka hindi ko lang napansin. Kasi medyo naglagay ako ng konti sa team fight. Pero, yun nga, they're having a posture, they're having a hard time bursting down si Necropos, di ba? Mm-hmm. That was the main issue yung last fight kanina. Kasi that was the BKB reveal din ni Kunkka. Yes. Diba? Wala nga, no? Ano ba yung item ni Skim? Napansin mo ba? Si Skim? Kasi wala tayong control. Kasi syempre, kalabi tayo. Wala, nakikikamera tayo. Nakikikamera lang tayo. Ganun talaga. At least wala ang spoiler, diba? Manghina muna kayo, mga kaibigan, ano? Pero, Tims, oh no, he spotted. Nice ward placement. Uy, ginawang hook. Wala nga pong tumama dito ngayon sa puno, mga kaibigan. Dahil naputoy lakas ulit ni Koto, mga Seb. Oh no, hindi na naman nagtataba yung Timber Chain FPC dito. Tims will fall right away. This is a disastrous one for Boomi Esports. If ever this continues, wala yung dalawa nilang support at lima pa yung meron sa side ng Talon. Kaya naman, chillax muna yung Talon dito dahil alam naman nila that they are in the lead. Yeah, and the Razor, I don't know, like kung kaya niyang buhatin tong game na to. Kasi nga, di ba, na-mention ko, yung hero ni Japoy dito, hindi siya pang buhatan. You know, he kinda gave way, sacrifice yung game, not sacrifice, but they picked this hero para pang set up, you know, maybe pang soak up ng damage, and then yung hero ni FBZ and yung hero ni Jackie Boy is really their main damage dealer since you know, sinetap din nila yung draft nila para for success dun sa dalawang healer na yun. Yeah, at some point, kailangan makakatchup ni Jackie Boy dito. Ano yun? Ngayon, no? Ang hirap ng catch-up game for Jackie Boy compared sa isang Terrorblade na sobrang smooth ng buhay. Si Jackie Boy, hindi pa natin siya makita ng impact eh, no? I can't blame him kasi yung hero na to, He likes to have a great laning phase and then win yung mid-game fights. Pero speaking of fights, ayun na nga, yung tinutukoy yung mid-game fights natin na pwedeng pumalya. Early BKB pop talk. KP will be the target. Oy, that's a good stun. Could be a kill para dito ngayon kay Jackie Boy. Magandang bawi sana yung kanyang BKB. Mukhang mapapaganda. May nakarit naman dito ngayon itong si KP. Pero mga kaibigan, napagandang salba mula dito ngayon kay Q. The Razor will fall from the hands of Mikoto, but there goes the Terrorblade. The real boss is here. That's gonna be a dead KP, pero eto po ngayon si Kuya Mong Japoy, madadali pa. The real carry of Talon is doing it. FPZ will be able to escape, pero this is bad news para sa Boom Esports knowing na napatay na naman dito etong si Jackie Boy, whereas 23 Savage is having a great time at the moment. Yeah, I think we all saw yung naging problema ng Boom Esports. Boom Rivalry doon, sorry. Which is yung damage, di ba? They got almost everybody else low sa side ng Talon. Nahuli ng onti si Timber so doon, but yeah, the damage just wasn't there to burst down. Siyempre si Necropos, ayan. Even si Marcy yata, naka-out pa. Or kasi si Dawnbreaker yata yun naman tayo. But yeah, one of the support survived, pero sa gitna. Okay, Skep. With the vessel provided sa kanya ng Talon dito ngayon, he'll be taken out right away. Jackie Boys, hirap na hirap siya dito ngayon. They need to find a way. Hyde could die. There's gonna be the impale. Esports needs a kill right now. BKB forced right here. May Lotus Orb pa para sa kanya. FPZ will be able to escape. Pero, hahabol pa ba yung Talon? Yun ang katanungan. Mukhang out na muna naman na sila dyan. Yeah. Nung nakita ko ano, onti-onti yung buhay ng Razor, natatakot ako, JB, para sa kanya eh. Kahit na naka-BKB siya doon, parang hindi ano yun eh. Hindi mo masasabi na kaya pong pumalag with the static link eh. Ay. Buti nga kamo cooldown pa yung Reaper Sight ni KP kanina, kung hindi may kalalagyan yung hero ni Jackie Boy. Totoo. Another ano na naman yun, another record na naman sana para dito sa Necroforce, no? Dagdag Reaper na naman para sa kanya yun. I don't know. Ay, wala pa lang. So, yun. Walang vessel si Skim. Yung Talon yung may vessel. Ang alam Si Necropos. Yan, nakita ko.
Nako po. Could be good para dito sa Boom Esports. Wait. Therapist is there. But KP will follow up etong si Mikoto and Nick's Assassin. He's got nowhere to go here. Talagang mamamatay na lamang sa dito ngayon. It's either dun sa dalawa pero dumagdag pa itong si Q to secure that kill. Refresher orb para kay Razor. Maganda to. Diba? Yes, but I don't know. Like, pagkakuha niya na refresher niya, TB might be finishing off either yung satanic niya or yung Daedalus niya. Nakalimutan ko kung yung naunang item na na-Q niya, but... Wala eh, ganun talaga. Parang, ina lang talaga yung magiging sandigan, pero parang, alam mo yun, Teish, ang layo pa. Pangarap pa rin. Yes. Kasi ano eh, like now, you have a lot of problems sa side ng Boom dito. Unang-una, kailangan mong mapatay si Savage bago siya makapag-Sunder. Pangalawa, may Necropos pa. Nahirap-nahirap silang i-burst down, di ba? Pangatlo, may Ember Spirit pa, di ba? Like, you have three cores sa side ng Talon that is online and kicking and is a problem. And then yung Boom dito, they can only deal one problem at a time. And ang tagal pa. Oo. Hindi sila makakuha ng quick kill na very much needed at the moment. Marcy about to get that... either pero kalimutan natin yung support, the reposition from the support, the save, diba? No? The Solar Guardian, ay ay ay, plus pag binigyan mo pa ng buff si TB, use cool lords. And Dawnbreaker here, kahit naman makontra kasi siya, he's just a support, so yung next assassin parang nababaliwala dito ngayon, but Boom Esports needs to work on this. Uy. One okay, good Lotus Orb. Etong si Timber, makakawala pa ba, mga kaibigan? Could be good para sa Boom Esports kung makakakuha sila dito. Okay, magagaling ka kung alam ito ngayon si Jackie Boy, madadali na dito ngayon itong si Twin Fish Savage, who's now on a killing spree, sabay tali dito ngayon kay Skem and three heroes dead sa side ng Boom Esports. For Talon, this will be an uncontested Roshan. First Roshan lamang to, pero mga Seb, sobrang laking step up na nito para sa kanila. Pero wait, Boom, di pa sila tapos. Pero mukhang mapapasa malagay nila dito ngayon. Reflection to slow them down. KP following these guys. Vessel para dito ngayon. Kay Kuya Mojapoy, Tims, dead already, and Talon. Ayun na nga. Tinulak lang nila yung Boom Esports palayo. Pero without this meta, hindi na nila kukunin itong Roshan. Aniyata yun eh. Parang calculated ng Boom. We're going to give our lives para hindi sila makakuha ng extra life. Sabagay. Diba? Mas okay nga naman yun. At least makakapag-contest sila if ever. Since mababa yung levels ng heroes na itong Boom Esports, mabilis lang sila mag-respond. Smoke top! Alam nilang walang meta. Tignan natin. Pwede. They will use this information to get some kills. Hyde will probably fall here from the hands of Boom Esports. That's gonna be FPC getting that one. Dawnbreaker, no problem naman. If ever magkaroon ng team fight, meron naman siyang ult pagkabuhay niya. Pero syempre, hindi naman din magiging cocky basta-basta yung Talon to take some fights na alam nilang matatalo sila. Yes, yes, yes. Ano yung nakakita? Third, ano yung nakakita? Ayun, Silver Edge. Silver Ayan, yung naka-queue. Kaya, Terong Blade. Ayan. Kailangan eh. Kasi, syempre, etong si Skem, still being a problem, may Timberso pa, na kailangan din talagang ma-address and needs to be broken for a while. for sure. So, the question is, are they gonna go? Kailangan ba? Yup, okay, lalaman sila. Impale, andun na. Para dun sa dalawa. Pero mga kaibigan, ito nga po ngayon sa FBC, medyo majunat-junat hanggat wala pang Silver Edge. Matagal pa yun mapatay. Pero with that Reaper Sight, mamamaalam na lamang siya dyan. Yun nga po sa FBC. Gone for 50 seconds. Naigapos pa etong si Jackboy and another death. Another casualty sa side ng Boom Esports and 23 Savage racing to the Rosh Pit para masulit yung remaining seconds dito ng Metamorphosis to secure this Roshan. And ayun. Yeah, I don't even know what to say. Like, kundi din mo, di ba? Gustong i-take ng Boom Esports yung team fight na yun kasi hindi pa up yung
Metamorphosis ni 20 Savage, but he was able to pop yung BKB niya. Oh. So ngayon, nag-uwi ang sila, nadihado pa tuloy si si FBZ dun sa team verso niya, and then the Reaper side. That's just a really great pick-up. I didn't anticipate na available pa pala tong hero na to that could deal some pretty great damage doon sa team verso na yun. Parang nakita ko na lang na possible doon yung Beastmaster, but then again, Necrophos nga pala, no, nakalusot mga kaibigan, and Boom Esports, I believe napapunish sila dahil sa impact na na-provide nitong last pick na to. Yeah, for sure, for sure. And yung lane adjustment, I think we're forgetting about that part din. Kasi ano eh, tingin ko okay naman yung laning phase sana ng Boom, pero hindi siguro nila naisip na yung lane ni o yung safe lane nila is sobrang mapupugo. Tapos, napugo na nga yung CP nila, umaman pa si Sabog, di ba? Ayun lang. Kasi sa kanya napupunta yung gold eh. Sinatalo. Oh. Di ba? Parang ganun yung nangyayari. Napaganda din ang pagkakati-utilize nila sa Dawnbreaker. Countered man siya, eh nakakapag-provide naman siya dito ng tulong sa kanyang kakampi as a post 4. And, karapin pressure niya. Dito ay, Razor on that laning. Pero syempre, Terror Blade close enough dun sa kanyang Silver Edge that will help them get Timberso ng mas mabilis mula sa nakita natin kanina. Medyo may katagalan pa nga yun eh. Diba? Oo. So, hindi sayang yung ano. Sayang din yung, nakita mo, top net worth nung sa like around early game natin was, wait lang. Eto nga po ngayon si Skem, tumagal ng bagya pero still he's gone. Jackie Boys, tumama pa sa Dweams, Teams, sasama na din mga kaibigan, walang iwan sa tropahan. Timberso, baka wala naman dito ngayon with that Timber Chain, but Q talaga namang habol na habol abulin, dito ngayon. Habulin, habulin! Grabe mga habol si Q dito, pero yun nga, tinigilan na nila finally, but this mid lane, eh talaga namang binubutas na ng Talon mga kaibigan. Naupo, walang glyph yung Dire. Hindi makapag-defend na maayos. No glyph, yep. And first this yata is to a problem for Boom Esports. Oo, wala din nila madedepend sa no glyph, no razor, wala rin siyang buyback. So, dadalo pa yata, 20 seconds pa, matagal pa yan. Pwedeng-pwede pa. Dahil nga naman itong metamorphosis, medyo may katagalan din, so masusulit pa din itong si 23 Savage. And, ang alam mo yun, for Boom Esports, kulang yung kanilang damage para makapalag. Hindi sila makakuha ng quick heroes. So, oy, pumasok! Very hard, pero wait lamang. Ito nga po ngayon si Necro, mabibigyan ba? Nice save by 23 Savage with that Sunder. Mikoto escaping. Q with that beautiful dispose, save again and again. Nagkakaligtasan na nga dito ngayon sa side ng Talon. Aegis na pop na. Pero Mikoto, nadali pa dito ngayon itong si Jackie Boys. Boom Esports trying everything to defend their lane and at least defend this game. Patagalin palalo. Si subukan ng lahat. Pero si KP nyo makakawala na. Wraith back being targeted by Skem. There's gonna be the Celestial Hammer to slow him down. Pero Boom Esports, mukhang pakikipaglaro pa rin naman dito ngayon sa Talon. And Q, masyado ka na malayo. That's gonna be the Imperial securing that kill. Pero without Mikoto, hindi afford ng Talon lumaban dito ngayon knowing na madali lang makaresponde for Boom Esports. Yeah, I think that last go around na iniisip ng Talon might have been too optimistic ano kasi wala na sila, wala na Ember Spirit, wala na ring Aegis, wala na ring Metamorphosis. So I don't know kung bakit umangat pa si Marcy doon. Medyo blind din yun eh, wala naman silang observer wards dun sa top lane eh, pero okay, better played could die here, but with that TP, walang pipigil sa kanya dito ngayon. Nice decision making kasi kung makakuha na naman ng isa pang kill yung Boom Esports, oy, could be great. Wala silang vision dun sa may cliff kaya nakawala nga etong isang hero ng Talon mga kaibigan. Now, Boom Esports yung paglaban nila dito ngayon at ish, parang ano na lang ito eh. Para na lang din talaga makakuha ng kills, no, at least makabuelo sa mga pwede mangyari. Kapag kasi nananalo sila sa Clash, nagkakaroon sila ng fighting chance. Diba? So, tinatry na lang ng tinatry ng Boom Esports na pumalag. Oh, so, they're probably waiting for Talon to make a mistake. Katulad
Hindi pala ako tulad yan. Mistake yung nangyari sa side ng Talon. Sila ang nagkamali. FBC's caught off guard right there. It's a good thing, nakawala na yung iba. Pero Timber, may buyback pa naman siya mga Seb. Game's not it over till it's over. Yes. I guess the positive thing is at least wala ng Aegis of Immortal yung TB. Pero kaya niya kasing slow siege to. Like, he has the illusion. Diba? May magandang wave clear naman din. Yung Boom Esports dito, pero with the double damage. Okay, Enchantress. Hindi pa pala yung pinagamit. Sabi, Selinda Reaper will be taking that kill. KP. Anim na po. Opo, may yours na din. Ay, like, I don't even know. I think, bakit hindi pa sila nagta-top out dito is they're waiting na baka magkamali pa yung Talon. Oo, pero... Hi. Okay lang, okay. Okay lang, 1 minute na lang naman natitira dun eh. Ay, port, 20 seconds na nga lang eh. Sayang lang, di natapos. Hindi pa binigay eh. Bukas lang, nawala eh. Wala tayong magagawa. Hindi. Ay, nakalive tayo. Okay. Okay. So, ayun nga mga Seb, no. Sayang, hindi natin nasilip. Medyo pumitik ang hindi dapat pumitik, pero Talon... Nag-GG na mga Seb do. Naitawag yes, yes. Na finally. Talon prevailing that game number 2. And I just wanna comment 23 Savage sa kanyang Terror Blade. And of course, si Mikoto, diba, as I've said, kailangan niya mag-step up ng kanyang game dito sa game 2 natin. And we've seen that a lot and he's all over the place. Diba? So, napakalaking tulong ng pressure na na-provide nila sa may... sa lahat ng lanes actually, 'di ba? Gumana yung talent. For sure, for sure. And another thing sa side ng Boom naman, I don't think their draft was like completely bad. I guess yung sa Razor lane lang. Siguro they should have picked a better support or dapat siguro nag-adjust din sila ng lane. Not 100% sure, but kasi nakita ko eh si Kunka saka si Timberso. They both had a good early game. It's just that one hero na kailangan sumuporta sa kanila and then mag-finish off ng kill. Yung syempre, magiging damage over time nila. Syempre, di ba si Razor? Mm-hmm. But yun nga, since hindi nga nangyari yun, sobrang taas ng net worth ng TB compared dun sa Razor. So, nangyari, kahit naka-static link siya, mas malaki yung damage na ipoprovide nung Terror Blade. Diba? Diba? So, sobrang ahead nga niya doon sa network game. Pero syempre, recommended pa rin yung Talon for forcing sure. Sa game number 3 to sa ating series. And that is, nag-prevail lang Talon sa 3 games. Oo, tama ka hindi dyan. Hindi na 2-0 ang Boom, mga kaibigan. And another game 3 action para dito sa matchup ng Talon versus Boom. Pangatlo na ata to na game 3, I believe, sa kanilang matchup. No, Talon versus Boom Esports. So, eto na, magbabalik kami for the game 3 action. Hopefully, di na tayo mawalan or di na pumitik yung net natin para tuloy-tuloy natin na masaksihan hanggang dulo kung ano nga ba mangyayari sa series na to. Mga kaibigan, magbabalik kami for the game 3. So, dyan lang kayo. Okay, alis.